Belo. Baja, isa sa malalaking motorcycle company na mula sa India na nagnanais mapabilang sa mga sikat at higanteng motorcycle maker na kilala na. Hindi lang sa brand, kundi pati na rin sa quality at durability ng kanilang motor na ipinakikilala sa market. Last year and 2020, inilabas ng Baja Company ang Bajaj CT125. Ngayon, para sa huling pagsusuri, sasabihin ko sa inyo lahat ng pros and cons ng Bajaj CT125. Kung ito ba ay nararapat mo bang bilhin or go to the other brands na lang. Kung nagbabalak kang bumili ng motor na to, don't skip this video dahil sa episode na to, inilakip ko lahat ng kailangan mong malaman. Pero bago yan, sino nga ba si Pops Joe, aka Dad's Cabin? Sabi nila, ex-convict daw kasi puro tato. Well, si Dad's Cabin is a former QA approval or meaning quality assurance approval na nag-work ng ilang taon sa semiconductor company at automotive company. And my expertise are programming of CMM and microvision measuring device, or ito yung ginagamit sa pangsukat ng mga parts gamit ang camera, designing and interpreting technical drawings, conducting judgment for good and no good parts or rejected parts, and as of this moment, I was assigned in product development department for programming machine parameters and syempre sa pagde-develop ng product. So balik tayo kay Bajaj CT125. Tingnan natin ngayon kung papasa ba si Bajaj CT125 sa mata ng isang quality approval after 3,000 kilometers. Let's go! A few moments later. Umpisa natin sa upuan. Lat-footed ako sa motor na to. Swakto lang para sa akin at hindi ako nahihirapan sa traffic. Good for 5'6 pataas ang height. Pero kung 5'5 pababa, posible tingkayad ka na dito. Pero pwede naman to i-lowered gamit ang lowering crown. Next, shock. Shock absorber in front and rear is very pleasant ang play. Tama lang ang lambot ng mga ito. Dual na rin ang shock sa likod, just in case na gusto mo na maglagay ng sidecar. Panel gauge. Okay naman ang panel nito so far. Clear at hindi naninilaw. Working pa rin ang speedometer at odometer. Idagdag pa natin dyan ang ating fuel gauge. Switch and drips. Switches are still working. Walang grounded kahit lagi itong basa sa ulan. Smooth pa rin ang throttle, hindi naglalock. Crisp ang mga buttons. Kasama na dito ang choke lever para sa cold starting or hard starting. Telescopic port. Ay sus! Kinakalabong na mga paps. So ang nakikita ko lang ng solusyon dito is paltan ko siya ng yaya maling bolts. Clutch. Yung clutch lever niya mga paps is nasa stiff side or medyo may katigasan. Pero hindi naman siya masyadong nakakangalay. Para sa akin pwede na. Madali naman palambutin yan, turo ko na lang next vlog. Basta alagaan lang natin ng langis yung kanyang cable. Tangkap. Yung tangkap is chrome finish, hindi naman siya pinapasok ng tubig in my experience. So far okay naman. Front fender.
Yung tapaludo nyo is gawa sa durable na plastic. Pwedeng polypropylene, ABS, or polycarbonate. I'm not so sure kasi ang problema, mayroon siyang discoloration, posibleng factory defect, or sa init ng araw. Bad frame. Gaya ng sabi ko last review, meron na itong abang para sa sidecar mounting, under chassis brace to cover the engine from unwanted debris at syempre, para mabawasan na rin ang vibration ng motor. Paano masabi? Heads and leathers. Good thing is covered na ng mga rubber boots, lahat ng mga tungtungan nito, pati na rin ang brake at ang transmission lever nito. Engine paint? Hindi ako sigurado kung meron itong top coat dahil madali itong kapitan ng dumi. Madaling magasgas ngunit hindi naman natutuklap agad ang pintura nito. Kaya alaga na lang siguro sa punas or linis mga paps. Tires department. Kung mahilig ka magbe-banking, hindi advisable ang gulong na ito. Madalas ito lalo na kapag basa o maulan ang lugar na pupuntaan mo. Maaari kang maaksidente kapag nag-skid ang mga gulong nito. Pero kung may budget, go for better tires para sa iyo. Fuel cap. Ang fuel cap ay installed na sa motor na ito. Ginagamit ito sa pag-switch ng gas line from normal use to reserve gas. Pag nagpagas ka is ibababa lang ang lever. At pag naubos na ang normal supply, ihitin lang ito pataas para magamit ang 2.3 liter na reserve. Gear shifter. Sa gear shifter naman, makapal at chrome plated. 5-speed nga pala ito mga paps. At ang gear shifting nito is puro pauna or downshift. Brake system. Makapit at malakas ang preno ni CT125. Parehong drum brake, harap at likod. Paint. Smooth, makinis at glossy paint ang ginamit dito para sa peris at tangke ng CT125. Swing arm. Para sa swing arm, still wala pa rin sign ng kalawang. Reinforce ng flat bars para iwas pilipit kapag nilagyan na ito ng sidecar. Kihing carburetor ang ginamit kay CT125. Maganda ang minor, kahit sa long ride. At stable pa rin ang idle nito kahit matagal mo na siyang ginagamit at hindi namamatay ang makina. Monorack. Ang Monorack ay pre-installed na kay Bajaj CT125, so hindi mo na kailangan bumili para sa top box mo. Ito, gas consumption na oh. Ang pinakahihintay ng lahat, gas consumption. Nag-ride ako from Binian, Laguna to Quezon Province para sa ride na 250 km balikan is nag-average ako ng 60 to 65 km per liter. Iyan ang tipin. Cold starting. Kalimitan na encounter kay Bajaj CT125 is yung cold starting. Iba ito sa hard starting. Kapag sinabing hard starting, nakakailang push start, magpadyak sa kikir dahil ayaw mag-start ng motor. Sa cold start naman, dapat painitin ang motor ng ilang minuto bago gamitin. Better gamitin ng choke kapag nasa cold start stage pa ang motor. Actually, isa itong way ng motor upang gisingin ang malapot nitong langis. Kailangan ito ng konting panahon para painitin ang sarili upang maluwagnaw ang langis sa makina at masuplayan niya ng langis lahat ng components at gear sa loob ng engine upang maiwasan ang pagka-damage or pagkasira ng kanyang mga pyesa. Now you know. Manibela. Para sa akin, medyo malikot ang manibela ni CT125, lalo na pag may angkas, pero tolerable naman. Basta huwag ka lang masyado magbe-banking kagaya nito. At samahan mo na din ng lakas ng braso.
much drug. 3,000 kilometer pa lang sa akin si Buddy Boy is nararamdaman ko na agad ang clutch drag ito. Ito ay ang pagdulas ng lining sa clutch plate at low RPM. Mas random ito kapag uminit na ang clutch housing during long ride. Kung may alam kayo mga paps na kung anong magandang replacement ng clutch lining dito, please comment down below na lang sa comment section. Thank you! For my final thoughts, para sa akin, ang rating ni City125 is 7 out of 10. Marami itong good points, lalo na sa price, around 52,000 pesos Philippine money. Malakas umatak, at syempre ang pinagusto ko rito yung average na kukuha niya sa gas mileage department. In behind sa lahat ng mga negative issue na na-encounter ko sa kanya, okay pa rin to para sa akin. Wala namang major issue lalo na sa engine. At isa pa, wala namang perfectong motor. Kahit anong brand, kahit magkano pa yan, all of them is may kanya-kanyang issue. Depende na yan sa natingin at gumagamit. Iwasin natin mga paps ang brand discrimination. Lahat tayo magkakapatid sa kalsada. At lagi niyong tatandaan mga paps na ang buhay ng motor ay nakasalalay sa nagmamay-ari nito. Ito po si Dad's Cabin. Nag-uulat. Maraming salamat sa panonood mga paps and don't forget to subscribe to my channel. Dad's Cabin, I'm out.